kwento sa akin ni Lolo Gimo. Hindi daw siya nakakaramdam ng takot. Kapag nakaramdam ng takot si Haring Dilim, doon lang masisira ang sumpa ng mga manananggal. Si Alice, kahit kalahati, buo ang tapang na hinarap si Haring Dilim. Hanggang isang gabi, pagbalik nila sa bahay ng hati-hati. Pangako sa inyo, masisilayan natin muli ang maliwanag na sinag ng araw. Haring Dilim! Pwede po ba kayo magpakita sa akin? Tawagin ang pangalan ko. Ako po, si Alice. Haring Dilim, hinahamon ko po kayo. Kapag natakot ko kayo o naparamdam ko sa inyo ang takot, ipangako nyo na pumutulin nyo ang sumpa sa aming mga manananggal para makabalik na kami sa liwanag. Nahihibang ka na ba, manananggal? Minsan, hindi pa ako nakaramdam ng takot. Ako pa talaga ang hinamon mo? Pagbibigyan kita, pero sa isang kondisyon. Kapag hindi ako natakot sa'yo, bago sumapit ang umaga, tatanggalan kita ng pakpak. Pumapayag ako, Haring Dilim! Alas 6 na ng umaga, sisikat ang araw. May buong gabi si Alice para takutin si Haring Dilim. Magawa nga kayang matakot ni Alice si Haring Dilim. Habang nasa itaas, umisip ng paraan si Alice para matakot niya si Haring Dilim. Alam ko na! Haring Dilim, pwede po ba kayong pumikit? Ha? Bakit? Sige ba? Sige. Dumilat na lang po kayo kapag sinabi ko. Sige. Pwede na po kayo dumilat, Haring Dilim. Bulaga! Ha? Ano pang ginagawa mo, manananggal? Paano? Di bale na lang po. Paano di siya natakot? Kapag ginugulat ko yung mga kaibigan ko, natatakot sila. Hindi man lang siya natinag. Dito siguro matatakot na siya. Hindi mo ako matatakot ng apoy. Kahit magdamag pa tayo rito, hindi mo ako matatakot, manananggal. Kaya humanda ka na, dahil mawawala na ang pakpak mo. Ipis! Haring Dilim! May lumilipad na ipis! Ha? Ipis? Ipis nga! Ipis lang naman! Sino bang matatakot pa dyan? Hindi talaga tatalab ang mga plano ko. Paano na to? Naku, mag-isip ka, Alice, mag-isip ka! Hanggang may naalala si Alice na kwento ng Lolo Gimo niya. Ayon sa mga kwento ng mga ninuno natin, hindi pa raw nakikita ni Haring Dilim ang sarili niya.